Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ang ating ikalawang linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Panitikang Pandaigdig, ikasampung baitang. So sa linggong ito ay ating tatalakayan naman ang tungkol sa dula. Bago natin tatalakayan ang ating paksa, ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. So unang layunin, natutukoy ng mga mag-aaral ang kultura ng lugar na pinagmulan ng akda. Ikalawa, na ipapaliwanag ang kahulugan ng salita batay sa pinagmulan nito. Pangatlo, natutukoy ang mga katangian ng mga tauhan sa binasang akda. Pang-apat, na ilalahad ang damdamin at saloobin ng mga tauhan at kultura na pinagmulan ng akda. At ang huli, nakapaghahambing ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa mga katangian at kultura sa bansang pinagmulan ng akda. So yan ang mga layunin natin para sa kalawang linggo ng ating talakayan, para sa ikalawang markahan. So ang ating paksa ay CP mula sa sintahang Romeo at Juliet. Dula ito mula sa England ni William Shakespeare, sinalin sa Pilipino ni Gregorio C. Borjaza. At gramatika at retorika, wastong gamit ang focus sa pinaglalaanan at focus sa kagamitan sa pagsulat ng sariling damdamin. So yan ang ating paksa para sa linggong ito. Panimula. Ang England ay isang bansa na bahagi ng United Kingdom. Sakop ng bansa ang higit sa gitna at katimugang bahagi ng pulo ng Grand Britanya na nasa hilagang Atlantiko at higit na 100 maliliit na pulo gaya ng Isles of Scilly at Isle of Wight. Ang pagsisimula ng panitikan ng England ay masasalamin sa ipikong Beowulf noong ika-8 hanggang ika-11 siglo na itinuturing na pinakatanyag na obra nito. Isa pa sa pinakamahalagang akdang napatanyag sa larangan ng panitikan dito ay ang The Canterbury Tales na akda ng manunulat na si Geoffrey Chaucer. Ito rin ang nagsinasabing akda na may malaking impluwensya kay Dr. Jose P. Rizal upang sulatin ang dakilang obra nito na Noli Me Tangere. At noong huling mga taon sa pagitan ng ika-16 hanggang ika-17 na siglo, sa panahon ng Renaissance ay napatanyag ang mga pamusong mandudula tulad ni Ben Jonson, John Donne at William Shakespeare. Si William Shakespeare ay ang itinuturing na pinakadakilang manunulat sa wikang Ingles. Sinulat niya ang mga tanyag na dula tulad ng Julius Caesar at Antony ang Cleopatra na hinango mula sa kasaysayang Greek at Roma. Dula. Ito ay isang uri ng panitikan. Nahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin itong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinanghal ay hango sa totoong buhay, maliban na lamang sa iilang dulang likha ng malikhain at malayang kaisipan. So ang dula daw ay nahati sa maraming tagpo. At kadalasan ito ay ginagawa o itinatanghal sa entablado o tanghalan. Trahedya. Ito naman ay isang dula. Ang bida ay hantong sa malungkot na wakas o sa kabiguan. Mayroon ding mga uri ng ganitong dulang may malungkot ngunit makabuluhang wakas. Nagsimula ang ganitong uri ng drama mula sa sinaunang Gresya. Kabilang sa maagang mga tagapagsulat ng trahedya sa Gresya na sina Achilles, Sophocles at Euripides. CP mula sa sintahang Romeo at Juliet. So, ngayon ay babasahin ko sa inyo ang buod ng dula na sintahang Romeo at Juliet. Ngunit bago yun ay babasahin ko muna sa inyo ang tauhan o mga tauhan sa dula. So, Romeo, ang kasintahan ni Juliet, isang mapagmahal na binata,
ang anak ng pamilyang Montaigne. At ang si Juliet naman, ang kasintahan ni Romeo, isang mapagmahal na dalaga, ang anak ng pamilyang Capulet. Si Paris naman ang karibal ni Romeo sa pag-ibig ni Juliet. Masugid naman liligaw ni Juliet si Paris. Padre Lawrence, ang pari na nagkasal sa dalawang nagmamahalan na si Romeo at Juliet. Ang paring handang tumulong sa dalawang nagmamahalan. At pamilyang Montaigne at pamilyang Capulet ang dalawang pamilyang may alitan. At ang nurse naman ang katulong ng pamilyang Capulet. So sila ang mga tauhan nagmaganap sa dula na sintahang Romeo at Juliet. Tagpuan naman ay tahanan ng mga Capulet kung saan palihim na nagpunta si Romeo. Simbahan kung saan kausap ni na Romeo at Juliet si Padre Lawrence at buluwagan ng mga Capulet kung saan unang nagtagpo si na Romeo at Juliet. So uri ng panitikan ng Romeo at Juliet ay isang dula na mula sa Inglaterra. Ang dula ay akdang pampanitikan na ang layunin ay may tanghal sa pamamagitan ng pananalita, kilos at galaw, ang isipan ng may akda. So layunin ng akda, isinulat ni Shakespeare ang Romeo at Juliet para ipakita sa mga magkasintahan ang pinaka posibleng malala na sitwasyon na maaari nilang makita ang sarili nila sa ganoon ay mas mapapahalagan nila ang kanilang relasyon sa isa't isa. So yan ang layunin ng akda. At tema o paksa naman ng akda, ang pagkakaroon ng wagas na pag-ibig sa isa't isa hanggang kamatayan. Nilalaman o balangkas ng mga pangyayari. Sa unang tagpo, ipinakita kung ano ang saluobin ng dalawang pangunahing tauhan. Sa ikalawang tagpo, ipinakita kung saan at paano nagtagpo sina Romeo at Juliet. Sa ikatlong tagpo, ang pagpapahayag ng nararamdaman nina Romeo at Juliet sa isa't isa. Sa ikaapat na tagpo, ang pagkikita nina Romeo at Juliet sa simbahan kasama si Padre Lawrence. At ang sa ikalimang tagpo ay nagtungo si Juliet para mangumpisal sa pare. Sa ika-anim na tagpo, nakita ng nurse ang walang buhay na si Juliet. Samantalang sa ika-pitong tagpo, nalaman ni Romeo ang nangyari kay Juliet. Namatay si Juliet kaya humanap siya ng taong gumawa ng lason upang siya ay magpakamatay. Sa ikawalo ay huling tagpo na ganap ang pinakamatinding pangyayari sa pagmamahalan ni na Romeo at Juliet. Nang inumin ni Romeo ang lason at sa muling pagmulat ni Juliet ay nakita ang bangkay ni Romeo kaya itinarak niya ang punyal ni Romeo sa kanyang sarili. So mga kaisipan o ideyang taglay ng akda. Ito ang mga kaisipang nasa akdang Romeo at Juliet. Ang pagtatanim ng galit ay walang magandang idudulot, huwag padalos-dalos sa pagdidesisyon o huwag madaliin ang pag-ibig. Estilo ng pagkakasulat ng akda o teoryang pampanitikan. Romantisismo, dahil ipinakita ang malalim na pag-iibigan ni na Romeo at Juliet. Klasismo, sa mga kaganapan noon na nararanasan natin hanggang ngayon. Biographical, isinulat ni William Shakespeare ang akdang ito. Existentialismo, dahil nagdesisyon sila na ipaglaban pa rin ang kanilang pag-iibigan at sundin ang tinitibok ng kanilang puso. Deconstruction, dahil sila ay nagpakamatay sa halip na hanapin at umamin sa kanilang mga magulang. Nabuhay nang muli si Juliet, ngunit si Romeo naman ang namatay. Dahil doon, nagpakamatay si Juliet, imbes na magkaroon ng masayang katapusan ang Romeo at Juliet, kagaya ng iba pang mga akda noon, ay nagtapos sa trahedya. So, ang uri ng trahedya ay, o ang uri ng dula ay trahedya. Klasismo naman, ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak ukol sa pagkakaibang estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan. Dahil nga, hindi mayaman sina Romeo at mayaman sina Juliet. So ngayon ay babasahin ko na ang buod ng dula. So habang nagaganap ang kasiyahan sa bulwagan at habang si Juliet ay nakikipagsayaw, ay nakita siya ni
Romeo mula sa hanay ng mga kababaihan. So, nabihag ng kagandahan ni Juliet ang puso ni Romeo. Nilapitan ni Romeo si Juliet at inayang sumayaw. Sila ay agad na nagkagustuhan at hindi nagtagal sila ay nagpakasal. Nang si Romeo ay pinaalis dahil sa pagpatay sa isang Capulet, si Juliet ay nakatakda ng ipakasal kay Paris. Naiwasan ito ni Juliet na sa pamamagitan ng pag-inom ng pampatulog na gamot na ibinigay ni Padre Lorenzo, ang kaibigan at nagkasal sa kanilang dalawa. Dahil sa gamot na ito, nagmumukha siyang patay hanggang sa oras na magigising siya. Nagkataon na ang sulat na magsasabi ng kunwa-kunwaring pagpapakamatay ni Juliet ay hindi nakarating kay Romeo. Ang nakarating kay Romeo ay ang kanyang asawa na si Juliet ay patay na. Pinuntahan ni Romeo si Juliet at saka uminom ng lason. Nagising naman si Juliet ilang sandali bago mamatay si Romeo, kaya ang magkasintahan ay nagkapagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos, sinaksak ni Juliet ang sarili gamit ang punyal ni Romeo. So, matatawag natin na wagas ang kanilang pagmamahalang dalawa hanggang sa kamatayan. So, pinaglaban nilang dalawa ang kanilang pag-iibigan. So, yan ang buod ng kwento o dula tungkol sa Romeo at Juliet. So, pamilya na kayo sa kwento dahil nga ilang mga taon na ang nakakaraan ay para ulit-ulit itong ibinabalik sa inyo na basahin ng inyong mga nakaraang mga guro. So, ang Romeo at Juliet ay isang dulang sinulat ni William Shakespeare tungkol sa dalawang maharlikang mga angka na nagkakaroon ng alitan kung kaya't naging magkaaway. Nakabatay ang balangkas ng dulang ito sa isang kwento mula sa Italy na isinaling wika upang maging taludtod bilang The Tragical History of Romeo and Juliet. Ang kalunos-lunos na kasaysayan ni Romeo at Juliet ni Arthur Brooke noong 1562 at muling isinaysay na nasaan yung tuluyan o prosa sa Palace of Pleasure, palasyo ng kaluguran ni William Pinter. So, pagsasanib ng gramatika at retorika. Ang pahayag na nakasalungguhit ay nasa pokus sa kagamitan at pokus sa pinaglalaanan. Kadalasan nang ginagamit ang katangian ito ng pandiwa sa paghahatid ng mas bisang pagpapahayag. Mahalagang alam mo ng inaasahang pagganap. Pokus sa kagamitan. So, ang tawag sa instrumento o kasangkapan sa pagsasagawan ng kilos na isinasaad ng pandiwa na gumaganap bilang paksa o simuno ng pangungusap. Gumagamit ang pokus na ito ng mga panlaping ipang, ma, plus ipang. So, ang halimbawa ay ipanlaban niya ang sarili niyang mga kuko sa malalaking bato. So, ipanlaban ang nakasalangguhit dahil nga ito ay focus sa kagamitan. Parang ginamit niya kayang sarili para sa paglaban sa mga malalaking bato. Ikalawa ay ipinambaril niya ito sa kawawang anak. So, ang ikalawang ano naman, may sinalangguhitang salita ay ipinambaril. At ang huli ay sinubok niyang ipang-areglo sa kaso ang 10,000 piso. So, ang nakasalungguhit dyan ay ipang-areglo ang ginamit niyang kagamitan na pokus. Sa unang pahayag, ang simuno o paksang sarili niyang kuko ang nagsisilbing instrumento sa kilos ng pandiwang ipanlaban. Samantala, ang panghalip na ito naman sa ikalawang pangungusap ang gumaganap sa simuno o paksa ng pangungusap at kasangkapan para sa pandiwang ipinambaril. Ang 10,000 piso na paksa sa ikatlong pangungusap ang pokus ng pandiwang ipang-areglo. Pokus sa pinaglalaanan o kalaanan. Ang pandiwa kapag ang pinaglalaanan ng kilos ay ang paksa o simuno ng pangungusap.
Ginagamit sa focus na ito ang mga panlaping makadiwang, i, ipag, ma, ipag, plus pag, at ipagpa. So, halimbawa ay ihahanap niya ng hustisya ang sinapit ng kanyang anak na dalaga. Ikalawa, upang ihingi ng tawad ang ginawa nito sa kanyang anak. At ang ipangatlo naman ay ipinaghiganti niya ang sinapit ni Aida sa anak ng alkalde. So, napansin ninyo ang lahat ng mga pangusap ay ang unang pangusap ay ang nakasalanggit ihahanap. At ang ikatlo naman, ikalawa naman ay ihingi at ang ikatlo ay pinaghiganti. Sa unang pangungusap, ang pariralang sinapit ng kanyang dalaga ang nagsisilbing kalaanan sa kilos ng pandiwang ihahanap. Ang samantala, ang pariralang ginawa nito sa kanyang anak naman sa ikalawang pangungusap at kaalaman para sa pandiwang ihingi. Gayon din ang paksang ang sinapit ni Aida sa anak ng alkalde sa ikatlong pangungusap ay pukos ng pandiwang ipinaghiganti. So yan, dito nagtatapos ang ating ikalawang paksa para sa ikalawang linggo na talakayan para sa ating ikalawang markahan. So ngayon ay kung mayroon kayong katanungan ay maaari kayong magtanong sa akin kung ano ang inyong mga hindi naintindihan. Kung wala ay maaari ninyong buksan ang ating site sa GAITF.com sa e-learning ninyo at bisitahin ang ating iba pang mga gawain sa ating asignatura. So, maraming salamat sa pakikinig sa ating talakayan sa linggong ito at naway marami kayong mga natutunan tungkol sa ating paksa. So, magandang umaga ulit. Maraming salamat.